Magandang buhay mga kablaggers. Ito na naman po tayo sa ating hayupang pagbababuyan. Tatalakayin po natin ngayon mga kablaggers yung ating tinatawag na junior boar at ating senior boar. So makikita nyo rin dito sa likod ko mga kablaggers, gumawa tayo ng mga kulungan ng ating mga broiler habang tayo ay nag-aalaga ng baboy. So mayroon po tayo mga ginawang kulungan. Ayan, mapapansin nyo mga kablaggers. Ayan. So hindi ko na po binlog yan kasi halos sanlinggo ko rin siyang ginawa. Ito kapag malaki na, saka ito naman yung pagkatama pa lang ang laki. So gumawa tayo ng weekly harvest. Ito siya mga kablaggers, yung inalagaan natin 30 piraso. So 5 days pa lang sila mga kablaggers. Tinatanggalan ko na ng ilaw pagka maliwanag na para tipid tayo sa kuryente. Yan ang kanilang tubig. So ayan, after 1 week kukuha ulit tayo ng scissor mga kablaggers, tapos ilipat naman natin dito sa kabila. So ayan, lilipat natin dito. Then pag malaki-malaki na, lilipat natin dito. Then dito uli yung alanganin. So weekly mag-harvest tayo kahit pa 30-30 mga kablaggers, bukod sa pag-aalaga natin ng babuyan. So dito tayo mga kablaggers ngayon sa tinatawag nating senior at saka junior boar. Sa ating dagdag kaalaman mga kablaggers, sa ating pag-aalaga ng junior boar, ito ay 6 to 7.5 na buwan mga kablaggers. So pwede na natin silang bakunahan ng tinatawag nating coglapis. Ito yung protection sa hog cholera. Pwede natin silang bakunahan ng 2 ml kada ulo mga kablaggers. Then pag dumating po siya ng 7 buwan at kalahati mga kablaggers, pwede na natin silang purgahin ng Latigo 1000 upang maalis ang mga bulate. O turukan natin ng Ginbit Ivermic kung may problema sa galis. Pwede rin natin silang turukan ng tinasabi nating Ginbit Adi upang maihanda sa unang pagpapakasta. Ito mga kabloggers, kapag binakunahan natin ang Ginbit Ivermic, pwedeng 1 sachet kada ulo ang ating ipainom pala mga kabloggers sa ating Latigo 1000. 1 sachet kada ulo, ito ihalo sa tubig o pagkain. At 1 ml kada 30 kg ng timbang sa ating Ginbit Ivermic at 5 ml kada ulo sa ating Ginbit Adi. Pagdating natin naman mga kablaggers sa tinatawag nating senior boar, pwede na nating silang ito yung 6 na buwan mga kablaggers, pwede na natin silang bakunahan ulit ng tinatawag nating coglapis o protection contra hog cholera. Ito'y 2 ml mga kablaggers kada ulo ng ating mga alagang senior boar. Bigyan din natin sila ng bakuna laban sa iba pang mga sakit na talamak sa lugar natin. Kahit na paulit-ulit ang aking mga sinasabi sa inyo mga kablaggers tungkol dito sa ating pagbabubuyan, ito'y gusto kong matandaan at masaulo ninyo para sa proseso ng ating pag-aalaga. Sa pagdating naman ng 4 na buwan mga kablaggers, so purgahin na natin ulit sila ng tinatawag nating Latigo 1000. Ito'y 1 sachet kada ulo at ihalo sa tubig o pagkain natin ng ating mga baboy mga kablaggers. Upang maalis ang mga bulate, pwede rin natin silang turukan ulit ng tinatawag nating Ginbit Ivermic kung may problema sa galis. Ito ay 1 sachet kada ulo at ihalo sa tubig o pagkain. Pagdating naman sa kada buwan ng ating mga senior boar, pwede na natin silang turukan mga kablaggers ng Bexan SP o Ginbit Adi upang mapanatiling masigla ang kanilang katawan. At ito'y 5 ml kada ulo mga kablaggers sa ating mga alagang senior boar at junior boar. So mga kablaggers, kahit na inuulit-ulit natin ang ating mga sinasabi tungkol sa ating pag-aalaga, ito ay proseso na sana'y matandaan natin at paulit-ulit nating i-proseso sa ating mga alagang baboy. Mga kablaggers, tulad po ng dagdag kaalaman ko pa sa inyo, lalo po doon sa mga nagtatay nating mga baboy,
kapag ka malala ang pagtatae ng ating mga alaga, so ginagamitan ko rin sila, mga kabloggers, ng tinatawag nating urisul. Pwede sa tao, pwede rin sa ating mga alaga, kasi sa ganun ay hindi sila ma-dehydrate. At continuous ang ating pagpapainom, mga kabloggers, kasi kapag ka yung ating mga alaga ay nagtatae at tinanggalan natin ng tubig, so madidehydrate sila. Kaya ang ginagawa ko, mga kabloggers, nakababad lang ang ating urisol sa ating mga alagang baboy na nagtatae. Kung sa ganun ay napapalitan ang tinatawag kong mga tubig na nawawala sa kanila, mga kabloggers. Then, ang kagandahan pa nun, mga kabloggers, ay hindi sila madidehydrate. So, ulugaliin nyo lang na may tubig sila parate kung sila ay nagtatae, mga kabloggers. At dagdag kalaman pa, mga kabloggers, sa mga nagtatae nating baboy ay pwede din nating bakunahan ang bacteroid. Nung sa ganun ay makontrol ang bakterya na tumama sa kanila, mga kabloggers. Kung magagawa natin ng paraan na maibukod yung nagtatae ay mas maganda para hindi mahawa yung ating mga hindi nagtatae na alaga. Panatilihin lang nating malinis ang ating kulungan, mga kabloggers, at parati tayo mag-disinfect linggo-linggo, mga kabloggers. At ang isa pa, mga kabloggers, ugaliin yung obserbahan sila parate. Huwag nyo isawalang bahala ang kanilang kalusugan, dahil sila nga, sabi ko sa inyo, sila yung nagpapasweldo sa atin, sila yung nagbibigay ng pera para sa atin. So, kailangan natin silang parating o-obserbahan, mga kabloggers. Kung sila ay may nararamdaman o masigla ang kanilang pangatawan. Lalo ngayon, mga kabloggers, medyo malamig ang panahon at merong may paparating atang bagyo. So, huwag natin muna silang liliguan, mga kabloggers, kasi pwede silang malamigan, mga kabloggers, at makakasama sa kanila. Kasi kung sila ay malamig ang panahon at liliguan natin, so makakasama sa kanila, pwede silang tamaan ng pneumonia o pag-uubo. At ang pinakamabisa dyan, mga kabloggers, lalo kapag inuubo na yung ating mga alaga, so pwede natin silang painumin agad ng Betrasin Gold. So continuous natin yun, kasi minsan nakukuha yun sa pagpapaligo natin ng maaga sa ating mga baboy, so nalalamigan sila kaya sila inuubo, mga kabloggers. At sa pagpapakain naman ay hindi naman na magandang parating pinapakain natin sila. Pwede nga umaga at hapon lang o 3 times a day, depende sa sitwasyon ng ating mga alaga. Kasi kung mabilis ang kanilang paglaki ay pwede nating baguhin ang kanilang sistema ng pagpapakain. So mas maganda kung naliliguan sila lagi at nakakapagpahinga at nakatutulog sila. Hindi sila nawawala sa kanila yung stress. So isa pa rin yun sa mabilis na paglaki ng ating mga alaga, yung hindi sila stress, na naliliguan natin sila kapag medyo masalimuot ang panahon, mga kabloggers. Iwasang magpapasok sa kulungan ng hindi natin kilala, lalong-lalo na ibang tao at iba yung mga mamimili ng baboy. So baka may dala silang virus at tamaan ang ating mga alaga, so malaking kawalan. Ugaliin lang lagi mag-disinfect at maingat, mga kabloggers, lalong-lalo na kapag ang bumibisita sa mga kulungan natin ay nag-aalaga din ng baboy, so kailangan ay maingat tayo. Lalong-lalo na yung mga kabloggers, kapag kayong bumibili tayo ng mga karni ng baboy sa palengke at tayo ay naghugas, huwag nating ipapainom sa ating kulungan yung mga baboy, yung mga binaggamitan nating mga kagamitan na pinaglinisan natin ng karni ng baboy na binili natin sa palengke, kasi baka may dalang virus ay malipat sa ating mga alaga. So dapat maingat tayo, mga kabloggers. Kung maaari, kapag itinapon natin yung pinaghugasan ng karning binili natin sa ibang lugar, ay huwag mapupunta sa ating mga kulungan ng ating mga baboy. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung virus ay nadadala ng hangin. Kasi kapag kami nabili tayong karne na may tamang virus yung baboy na binili nating karne, ay pwedeng ma-transfer sa pamamagitan ng hangin sa ating mga alagang palakihing baboy. So ganun lang, mga kabloggers, at ugaliin yung pagsabaybayan ng aking mga vlogs na to.
Ugaliin nyo lang mag-disinfect at obserbahan sila parate. Mag-ingat. Mahalin natin sila na para natin silang pamilya kasi sila yung ating tagapagbigay ng ating pera at puhunan. Sila yung nagpapasaldo sa atin. Hindi na natin kailang mangamuhan, magtrabaho at magpakahirap sa ibang kumpanya. Kung tayo mayroong mga negosyong pagbubuyan, ito'y napakagandang paraan para umunlad ang ating pamumuhay, mga kabloggers. Kasi pwede natin silang paanakin ang paanakin at magpundar tayo ng maraming kinahin. Hanggang sa muli, mga kabloggers, sa Jun Abukal YouTube channel. Pakisubaybayan nyo lang ang vlogs kong to at maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, pakilike and share na rin, mga kabloggers. At may mga karagdagan pa akong kaalaman sa inyo, mga kabloggers. Pakisubaybayan nyo lang ang aking vlogs nito. Hanggang sa muli, sa Jun Abukal YouTube channel. Dagdag ko pa, mga kabloggers, papapansin nyo yung aking kulungan na ginawa sa pag-aalaga natin ng broiler, kung bakit open siya. Kasi mga kabloggers, yung mga inaalagaan nating broiler ay kapag mainit ang panahon ay nai-stroke sila. So kailangan ay pumapasok ang hangin. So kaya open lang ang ginawa nating kulungan. Kapag poor harvest na tayo, mga kabloggers, halimbawa naka 25 days na yung mahigit 1 kilo na yung ating mga alaga, pwede na nating ilipat dito sa ating open air na kulungan kasi nai-stroke na sila. Then ito yung makikita nyo, itong kulungan natin na pangalawa. So kapag medyo 1 to 2 weeks ay pwede pa sila rito, mga kabloggers. Then doon sa kabila ay another 1 week or 2 weeks. So ito siya, mapapansin nyo siya, mga kabloggers, yung mga alaga ko. So malamig, medyo malamig ang panahon kaya nilatagan natin. At kailangan ay tagusan ng hangin kasi kapag mainit ang feeds na kinakain nila, pwede silang ma-stroke kahit mga bata pa sila, mga kabloggers. Then ang tubig na ginagamit natin ay hindi natin masyadong dinadamihan, mga kabloggers, dahil nang pwede nating agad palitan, pwedeng press, at hindi natin nilalagyan ng sobrang dami ng vitamins na betrazine kasi isa rin sa dahilan yun kaya napabansot sila, mga kabloggers. So hindi rin maiwasan talaga na mayroong mga nababansot na alaga. So ito ay depende sa klase ng pinagkuhaan natin ng sisiw. No, mahirap na mag-comment kasi kailangan din nating mag-obserba sa mga pinanggagalingan ng sisiw natin kung medyo magaganda ang mga sisiw na ibinibigay natin. Kasi ang sisiw, mga kabloggers, mayroon tinatawag na class A, class B at class C. So baka may nakahalong class B at class C. So ganun, mga kabloggers. Hanggang sa muli, mga kabloggers, pakisubaybayan nyo lang ang aking vlogs na pagninegosyo ng babuyan at itong aking inumpisahan na pagmamanukan na weekly ang plano ko, mga kabloggers, weekly harvest. Kaya 5 days pa lang sila, mga kabloggers, after 1 week. So kukuha uli ako ng 30 pirasong sisiw. Nang sa ganon, after 1 week ay pwede uli nating i-harvest yung sumunod. So ganon, para weekly, continuous ang ating harvest. Sa isang buwan ay pwede tayong mag-harvest ng 4 na beses. So hanggang sa muli, mga kabloggers, sa Jun Abukal YouTube channel, parati po tayong mag-ingat at maraming pong salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, sa Jun Abukal YouTube channel.